Hi mga sipag, magandang araw po sa ating lahat. Sa video nito mga sipag, isi-share ko sa inyo yung isang content creator po mga sipag. Dahil sa content na ito po mga sipag na napakaganda po na dapat nyo pong gawin at gayahin nyo rin po mga sipag, no, para magkaroon po na maraming views at siya po ay nagkaroon po ng million of views po mga sipag, no, isang content creator na ito mga sipag. So panoorin natin to yung kanyang content mga sipag at yung kanyang kinita nito po mga sipag, no. So ito yung content na ito yung isang content creator mga sipag, you know? So panoorin natin. Yan mga kasipag, you know? Siya po ay nagkaroon po ng million of views sa loob lang po ng dalawang araw. Pero nagkaroon po to ng limited monetization po mga sipag. Monetize po mga sipag, you know? So limit lang po yung kita po neto mga kasipag. So alamin natin kung bakit nagkaroon ng limit at ano ba itong mga content video niya para magkaroon ng million of views sa loob lang po ng dalawang araw o isang araw. Grabe mga kasipag, you know, dito po magkakaroon tayo dito ng idea po mga kasipag, ano ba yung dapat nating ipa-vlog para magkaroon din po tayo ng ganitong views. Panoorin natin. Hindi ibibigay ang full na sakot mo dito. So sa di ba nagkilatan po natin after that. Yan mga kasipag, you know, so sa million of views, so halos umabot na ng 2M kasi nga 4 days, 6 days na. And then, bakit naka-limit daw? Pero ito yung tinanong niya kay Meta Support, ano yung sagot ni Meta Support, no? Ano ba yung kinontent niya? So ayan, panoorin natin. Takot na lang talaga sa amount na binigay nila. Hindi na talaga siya umusan kahit nadagdagan pa siya ng 800,000 views after 2 days. Ibig sabihin mga kasipag, you know, habang nagra-run pa rin yung views, habang darating yung mga araw, oras po mga kasipag, pero yung kita hanggang doon na lang, nung na-detect po ito ng AI o ni Facebook po mga kasipag, you know, na nagkaroon po ito ng labag sa kanilang content monetization policy. So ano ba ito mga kasipag? 4 days na ngayong araw ang video na yun at nasa 1.9 million views na siya. So I say, Meta Business Corp. Ayan mga kasipag, for this na halos magtutuim na. Then siya po ay talagang magtanong o talagang mag-concern doon kay Meta. Ano ba yung problems? Kasi nga, tumataas yung views. Bakit po ito lang yung kita pa rin? So, nakalimit na, no? Nag-stay na lang doon yung earnings niya. Bakit? Ano ba yung content na yun? And he said, kasi lalaki po yung nag-reply sa atin. He said, my content might include clips that is sensitive to certain older age group. Yan mga kasipag, you know, panoorin naman na natin. Sabi niya pa, there are also some brands that might be too visible in the clip na may possibility na ma-flag siya. Yun yung yan, balik natin. Certain older age group. Siguro yun yung pagpakay sa matanda. Sabi niya pa, there are also some brands that might be too visible in the clip na may possibility na ma-flag siya. Yan mga kasipag, you know, nabigyan ito ng violation dahil daw po ito doon sa matanda na pagkain. So, ayan mga kasipag, you know, ano ba yung problems doon sa meron bang age limit about sa old doon sa nagpakain po siya doon sa matanda. Kumbaga, tumulong po mga kasipag. Mga kasipag, isa sa way, no, para magkaroon tayo ng maraming views po mga kasipag. Ayon na nga, no, sa pagtulong, kumbaga, meron talaga tayo natin yung invest, no. So, kinakailangan din natin magbitaw. Ayon mga kasipag, the more you give, then the more you receive. Yun po yung, ano talaga, isa din sa way mga kasipag, no. Kahit hindi pa tayo kumita, karamihan yung iba ay nagbibigay at tumutulong na. Sila po yung meron na talaga po mga kasipag. Pero tayong walang-wala pa, so, nasa atin na po kung gagawin din po natin yung mga ganong bagay. Kaya nga, sa social media po mga kasipag, ano, diskarte po ang labanan. Maging wise ka po mga kasipag, ano. Yung ibang content creator nga mga kasipag, mayaman na. Sila tulpo, di ba? Million ang kinita. Million of views. Magbibigay iyan, pero kinakailangan may video. Di ba mga kasipag, ano? So dito, kinakailangan diskarte po mga kasipag. Maging wise ka rin po. Hindi puro na lang po ay habag. Hindi puro awa na lang. Kasi sa panahon ngayon, kinakailangan diskarte. Kinakailangan po may video. Kasi nga, the more you give, kinakailangan para the more you receive, may video doon. Para mas makredit ka ng todo. Kaya ngayon mga kasipag, you know, maging wise ka talaga. Sila nga, ganun, diba? Tayo pa kaya. And then, ito nga yung ginawa niya mga kasipag, you know, matanda nga, binibigyan niya habang naka-video. And then, naka-gain ito na maraming views. Yun na nga, ang problems daw ay yung matanda. So, may matanda daw or iba pa, no? Tingnan natin. Yung cap ko na may Under Armour na logo at mga t-shirt ko na may logo.
So bawal pala talaga ang mga yun. At meron pa siyang dagdag na payo. I-check ko daw ang mga videos ko. Baka nag-cross-posting ako sa ibang platform. Ayan mga kasipagino. So dahil daw po ito din sa na-detect din ng mga logo no brand na ibang ano sa yun nga dito sa sombrero niya, sa damit niya no, yung mga kilala na brand no, na-detect din po doon. So bawal din po iyon po mga kasipag. Lalo pa at hindi po tayo Facebook page at hindi po ito nagpapapromote tayo, nag ano tayo dito collab dito sa company ni Facebook no, kasi iba po ang usapan diyan. Kasi baka sakali makita po ng ibang content creator o mga viewer supporters nyo na kayo po iniidolo at baka sakaling gagayahin yung mga gamit nyo at brand na iyon, at hindi po allow ni Facebook iyan hanggat hindi po sa kanila galing nag-sponsor yung company na iyon no. Gusto po kumita ni Facebook sa pamagitan nila. So bawal po yun mga brand mga kasipag no. At isa pa, baka na-detect daw na cross-posting na galing po sa iba pong platform. So okay lang po na platform ni Instagram, kasi kay Facebook lang din naman yan, kay Facebook sa group na cross-posting, basta mismo kay Facebook. Huwag lang po i-cross-posting sa iba pang platform po yung mga link no. So baka ma-detect tayo dyan mula sa YouTube may mga kasipag yun, bawal po yan. So ayan, so panoorin natin yun yung mga bagay na tandaan natin bago gawin yung video. Planuhin talagang kasi kung mag-viral siya, sayang ang kita. Kung natulungan kayo sa video na ito, pag-like, share. Ayun na mga kasipag, you know, sabi nga ni Sir, no? So, kung tayo po ay gagawa ng content, so, i-make sure natin dito na talagang nasunod tayo sa policy. Kaya number one talaga, alamin mo muna natin yung policy ni Facebook sa kanyang community standard, sa kanyang content monetization policy, partner monetization policy. Alamin natin yan mga kasipag, you know, nandun lang po yan sa Chrome, sa Google po mga kasipag, Meta Business Suite o policy ni Facebook po mga kasipag, napakadami po. Maging aware po tayo sa policy ni Facebook para hindi po masayang yung effort natin na quality content na nga. Meron naman po itong madedetect na labag sa policy. Hindi natin alam. Yun na nga mga kasipag, you know, hindi tayo nagmura doon, hindi tayo nang haras o hindi tayo naghubad, no, DT, hindi tayo nag-share ng mga labag na dito sa kay Facebook, pero hindi natin alam kasi yung iba hindi pala na alam natin na bawal pa ito kay Facebook, gaya na po ng brand na kilala, Under Armour. Ayan, kilala naman yan mga kasipag, you know? So mga big company yan. And then about dun sa matanda na minsan na de-detect ni Facebook na may misinterpret yung pag-detect niya, no? Na hindi naman natin hinaras yung matanda. So nagkakaroon po ng ganon. And then dito naman tayo sa cross-posting. Sa cross-posting po mga kasipag, you know? Pwede naman po dyan dito sa platform lang ni Facebook, Instagram. Huwag lang po sa ibang platform, no? So, yan lang po masipag, yan, no? Yan lang po yung masishare ko sa inyo dito. Ito po yung ano na to. Yan. Ito po yun, no? Yan, no? We can see that your content might include some clips that is sensitive to certain older age group. Yan, masipag. Other than that, so, dun talaga sa matanda, no? Mayroong mga masisila na bagay na hindi dapat talagang anuhin pa, no? So, talaga maging aware talaga tayo dito. There are also some brands that might be too visible in clip and has possibility of being flagged. Yan mga kasipag, you know, yung mga brand na ano natin nagagamit dyan na makilala, no? Yan, karamihan dyan magkakaroon tayo ng violation dahil kilala po yan. Gusto ni Facebook dyan na hindi talaga yan makikita kasi nga alam nyo naman po mga big company, mag-sponsor na lang sila dito sa platform ni Facebook. And then dito pa, yung cross-posting, other than that, you can also check if you're cross-posting from the other platform app. Yan mga kasipag, you know, check daw natin, baka sakaling meron tayo na i-cross-post dyan sa ibang platform, no, sa ating mga content video na nag-share tayo. Yun mga kasipag. So yan lang po yung mag-share ko sa inyo dito. Sana po meron kayo nintindihan at sana po nakatulong. At kung nagustuhan yung video mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Chris TV po mga kasipag, you know. Pasubscribe naman po mga kasipag kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin na rin po ang notification button para masigit sa bagong video sa upload. At kung meron suggestion at kanaman mga kasipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin kaya at magagawan po natin ang content video yan hanggang sa tumakay. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.